Hi everyone! Welcome back to the channel. Ako nga pala si Chris. Masaya ako na nandito kayo. We are going to take a break from our usual vlogs. By the way, nandito pala tayo sa Japan. And this video is going to be a Get Ready With Me video answering all the concerns tungkol po kay Anna, yung mga frequently asked questions nyo tungkol kay Anna, at ang di umano, hindi namin po pakain ng sapat kay Anna. How silly. Anyway, so kung gusto niyo malinawang kayo at malaman pa at makilala pa kung sino si Anna sa aming buhay, please keep on watching. Una sa lahat, katatapos ko lang pala maghilamos, no? So maglalagay muna tayo ng skincare. Ito yung mga skincare items na dinala ko. I think I have shared this with you guys na, ayan, mga travel sizes lang to. Most of them are from Claire's kasi alam niyo naman, I'm a big fan of Claire's. Okay, so huwag na natin patagalin pa at sagutin na natin ang unang concern habang ako ay naglalagay ng Claire's Supple Preparation Toner. Question number one! Ang dami nagtatanong, sino ba si Anna? Kamag-ana ko ba siya? So sagutin na natin yan. Gamit ang Claire's Serum. Ito yung kanilang very hydrating na serum. Yung Claire's Freshly Juiced Vitamin Drops na nakalagay sa travel size na maliit na bote. Okay, nakilala ko si Anna kasi nag-judge ako sa isang TLE contest. Inter-school yung contest na yun. Yung TLE parang home economics yun. For those of you who are wondering. So, nagkaroon ng pakonte si TLE na may kinalaman sa hair and makeup. At si Anna is isa sa mga contestants doon at ako po ay isa sa mga judges. During nung contest, nakita ko talaga ng talent and potential si Anna. Kaya nga, binigyan ko siya ng mga winning scores, kumbaga. And I think siguro nearly perfect siya sa akin. Kung maaalala ko, baka mga nasa 97 to 98% ang binigay kong average sa kanya. Sa lahat ng aspeto ng kanyang pagiging, alam niyo yun, contestant sa isang hair and makeup na... Nawala ako. Sorry. Basta dun sa hair and makeup contest na yun. Unfortunately, hindi siya nanalo. And after that, naging assistant ko na siya nung ako po ay nag-freelance hair and makeup sa mga weddings or sa mga special events. Bago tayo pumunta sa pangalawa, I'm just going to fix my hair. Nag-skin prep pa lang ako. Mamaya maglalagay tayo ng makeup. Pero ayusin ko muna yung buho po. Kasi kita nyo naman. Medyo galing siya sa kama. Kasi kagabi ako nag-shampoo. And ayoko kasi na nag-shampoo ng, lalo na kapag ganito, yung pag nag-travel kami, yung pag on the day. Kasi sobrang fluffy ng buho ko. So dahil dyan, maglalagay ako ng dry shampoo. Ito yung mga travel sizes ni Way na binigay ni Ninang Pam. Hello, Ninang! If you're watching, ayan, gagamitin natin siya para hindi ako masyado mag-oil up. Kasi kahit na sobrang lamig dito sa Japan, nag-oil up pa rin ang aking anit. Ayan po siya. Dagdagan natin. Ayan. Okay. Tapos mousse type tong dry shampoo ni Wei. Kaya, medyo mas realistic ang dating pag naglalagay ng dry shampoo. Kasi kinakaskas ko lang yun sa anit ko dyan. Banda. Kasi madalas ako mag-oil dyan eh. Ayan. You just shake things up. Okay, pangalawang tanong, yaya ba si Anna? The answer is hindi po, okay? So si Anna, all-around assistant namin siya sa bahay. Teka, kalat ko lang ito para makapag-focus ako sa gusto ko sabihin. Oh, di ba? Nakita niyo ba? Ang bilis, nagka-volume ng bong-bong yung hair ko. Oh, diba? Tapos, mawawala rin yung shine niyan. May onti pag medyo na-absorb na siya ng aking buhok. So, again, si Ate Anna po ay hindi yaya. Siya ay all-around assistant. Hindi na nga lang po sa pagiging hair and makeup artist ko. Again, freelance hair and makeup artist ko. Ayan. Sa pagiging YouTube vlogger ko po. Si Anna, tinutulungan niya ako kapag nag-film ako, pag nag-picture ako. Kasi si Anna nga, sabi ko sa inyo, very talented yan. Isa sa mga talents niya ay magaling siyang maghanap ng magandang angulo para sa akin. I've tried so many times na gawin si Justin na official photographer at saka videographer ko. Pero hindi makuha ni Justin yung mga magaganda kong angulo. Kaya yung trabaho na yun ay para kay Ate Anna. So, si Daddy Justin nyo, talagang nag-focus na lang siya sa pagiging editor at saka sa mga admin na staff. Doon kasi siyang galing. Okay, ayan. By the way,
Minsan kailangan ko talagang unatin lang ng bahagya kasi nagkabewang gawa nang natulog ako ng basabok. Sino sa inyo pag natutulog ng basabok, pag gising niyo, hindi niyo na maintindihan yung itsura ng hair niyo. If I'm not mistaken, I think nagsimula ata na magtrabaho para sa akin si Anna. Siguro mga 4 months si Liam, parang mga ganun. And nung mga time na yun, actually, very manageable pa naman si Liam. It's just that I need extra help lang talaga. Eh kaso, nung lumalaki na si Liam, dati nakakapag-shoot pa ako eh, na pwede siyang matulog sa tabi ko, yung ganyan. Eh ngayon na lumalaki na si Liam, nako, mas tumitindi ang pagiging clingy, pagiging makulit, pagiging madaldal. Hindi ko na talaga kayang mag-shoot ng video na magre-rely lang ako sa nap time ni Liam, yung doon ako sisingit ng filming. Nako, hindi kaya kasi si Liam talaga, kailangan ng may nagbabantay sa kanya, dapat talaga may nag-supervise sa kanya na adult. So, yun, dun pumapasok din si Ate Anna. Nagbibibisit si Anna kapag may event ako, nagbibibisit si Anna kapag may mga kailangan akong deliverables or mga videos ako na kailangan i-shoot. So, kailangan ko talaga ng extra hand. Kung kayo po ay may anak na kasing edad ni Liam, magigets niyo po kung yung pinagdadaanan ko. Alright, so third question or third concern natin, eto na yung gustong-gusto niyong sagutin natin, ano? Nakakaloko, natatawa na lang ako. Anyway, minamaltrato ba namin si Anna? Hindi ba namin siya pinapakain ng tama? Teka, magkikilay lang ako. Pagpasensya nyo na po ang aking kilay. Kasalukuyan pong nag-fade ng mas mabilis sa inaasahan ng aking brow tattoo. Kaya namumula-mula tayo dyan. Tapos, I'm trying to grow out this area. Titingnan natin kung kaya kong i-pull off ang supermodel kilay. Subukan natin ulit. Mali mo mag-work, di ba? For my face, ang gagamitin ko is this cushion from the Face Shop. Sobrang favorite ko to. Ito talaga yung cushion na nag-work sa aking skin type at saka the BLK concealer para medyo magkaroon tayo ng brightness under the eyes. Ginugutom ba namin si Ate Anna? Hindi ba namin siya pinapakain ng sapat? Well, kung totoo po yun, siguro sa pangatlong araw namin dito ay malamang na-deads na po si Ate Anna niyo. Baka hindi na kinaya ng kanyang katawang lupa. And by the way, itong video na to, this is on our 12th day here in Japan. Medyo advanced to, okay? Kasi ito, finilm ko to kahapon at ngayon in-upload ko. Wait, nalito ako sa date. 13th day pala. KKW na contour stick. At kita nyo naman si Ate Anna. May lakas pa siyang sumayaw ng fancy. Kung siya po ay nagugutom, malamang pati paglalakad eh, kahihinaan niya. Pero dahil the fact na sumasayaw si Anna, might maya kaya yung sumayaw ng fancy. Ayan, oh, malakas po siya. Siya po ay well-fed. And yung relationship kasi namin ni Anna, we're very good friends and I trust her and maaasahan talaga kasi siya. Kaya nga, I hired her to be part of the team. Ayan. Hindi po kami katulong amo relationship ni Ate Anna nyo. We can share and we can drink from the same bottle. Kaya ganun kami ka-close dalawa. May contour na yung ating ilong. Well, isiset ko lang muna yung aking face. So, ayun, going back, okay lang sa amin dalawa na mag-share. Wala namang issue dun eh. Yung iba lang talaga sa comment section, pinalalaki nila ba kapag yung nagkumakain kami sa isang lalagyanan. Una sa lahat, Mars Orgasm Infatuation. Ayan, una sa lahat, yung mga meals po dito sa Japan, para mga 2 to 4 times more expensive kaysa sa mga pagkain na nasa Pilipinas. Sa Pilipinas, makakabusog ka na ng mga halagang 100 to 150. Kung magkakarinderya ka nga, kahit nga less than 100 pesos, mabubusog ka na. Dito, medyo mahal po ang pagkain. Pangalawa, yung mga serving po nila dito, lalo na yung mga for sharing, kahit nga 3 tao pwedeng kumain, sobrang laki. And may mga kainan dito na kahit yung mga single serving nila is okay i-share kasi malaki po yung serving. Pangatlo, bakit kami nagsishare ng plato or ng bowl? Okay? Kasi alam nyo naman, pag nakita nyo po yung mga dalito yung mga kainan dito sa Japan, ang liliit ng spaces nila. Maliit lang yung table, medyo siksik. Tapos, di ba kapag kumakain sila, maraming mga maliliit na platito, na bowl, mayroon pang tray minsan, ayan. And meron tayong kasamang toddler na mabilis umabot ng mga bagay-bagay. Kaya kami ni Ate Anna nyo, we eat from the same plate. Kasi kapag magkatabi kami, nasa akin yung plate,
Tapos si Ate Ana nyo, may sarili siyang kutsara. May sariling kutsara si Liam, may sarili akong kutsara. So sila ni Liam magkakandong. So dun sa area ni Ate Ana, hindi naaabot ni Liam yung mga bagay-bagay kasi very limited lang yung mga nakapatong dun. At siya kung may nakapatong man, malayo sa maaabot ni Liam. Lahat ng pwede abutin ni Liam nandun sa side ko. And pang-apat, we're just being smart. Maglalagay tayo ng highlighter pala. Floor Mar, Midnight Star. Sobrang favorite ko tong highlighter na to. We're just being smart. Isa sa mga travel hacks talaga namin ni Daddy Justinio. Even before, ang ginagawa namin, talagang may isang splurge na meal kami sa isang araw. At yung the rest of that ay convenience store lang yung aming kinakain. Or minsan, bumibili kami sa grocery, nagbabaon kami, meron kaming nilulutong pagkain dito sa bahay. Panglima, bakit daw hindi pumipili ng sariling pagkain si Ate Ana? Why don't we give her the camera and let's hear it from her? Binigyan na ng upuan ni Liam si Ate Ana para dun siya magsabi ng totoo. Uupo siya dun. Aba, nakapamaywang pa. Nakapamaywang pa si Liam. Sa mga nagsasabi pong hindi po ako nakakakain ng maayos, ang masasabi ko lang po sa inyo, nakakakain po ako ng maayos. Sadyang maano lang po ako, pili lang talaga ako. Kasi yung pangyayos... Ayaw mo to! Liam! Ano ba yan? Filming tayo, ikaw anak eh. Umutot eh. Ito lang po masasabi ko po sa inyo. Walang halong biro, walang halong joke po. Kung alam niyo lang po, nako, oh. Ito na po yung bill ko po. Huwag po kayong magsasabi ng, ay si Ate Ana, no, di ko makain, ba't ganun? Kaya po kami nagsashare ng foods ni Ate kasi ako kasi, yung panlasa ko kasi, lasang pang Pinoy talaga. O, nakakakain ako ng Japanese, pero gusto ko matikman muna ni Ate kasi alam ni Ate kung anong gusto ko at hindi. Ayan, sinabi niya na sa inyo. So, yun ang sitwasyon namin ngayon dito. Okay na ako sa itsura ng aking face. Actually, pwede na ako mag-mascara. Pero I just want to add a bit more color dito sa ating eyelids. At ang gagamitin ko is si ColourPop. Ito yung kanilang creme gel eyeshadow or creme gel color. Ayan. And this is in the shade Nut. Sobrang ganda nito. Kasi, alam niyo ba, minsan kahit hindi mo na siya kailangan iset, tapos sobrang, it stays in place! Oh my gosh! It's even more powerful kaysa dun sa MAC paint pot na soft ochre. This one sobrang talaga nagsistay siya sa balat. And mas maganda siya i-apply with your fingers. And then later na lang yung parang to blend it out, brush na lang siya. Pero, ayan o, diba? It's super finger friendly. Super love it. Mahirap nga lang siya kapag sobrang mahaba yung kuko mo. Ako kasi medyo naaabot pa siya ng aking fingertips, kaya okay pa. At saka gusto ko lang malaman nyo na hindi po ito sponsored trip. Teka lang, baka maipit yung aking eyelids. This is not a sponsored trip, so nothing fancy, nothing glamorous. Kasi we're just being real, kung ano lang yung kaya namin, yun yung aming binibili. At yun po yung aming pinupuntahan. Ayan, lips na tayo. And ang gagamitin ko is from 3CE. Ito yung kanilang color mood na set. Yung mga maliliit. And the shade is number 115. Is it Moss? Yung may tawag dun sa shade niya. Ayan, sa gitna lang. Gradient gradient on tayo. O, diba? Tapos na! So, lahat po ng aming ginagastos dito sa Japan ngayon, all our daily expenses, lahat po yun ay galing po sa aming pinagtrabahuhan at pinag-ipunan ng matagal na panahon. Kapag ang attitude namin is all out kami, pag kami ay ubos biyaya, paano naman yung ibang experiences na hindi namin ma-afford kasi naubos na lang lahat dahil kinain namin yung budget? We're just being smart and we are trying to get our money's worth. Tsaka as much as possible, ginagawa namin lahat ng pwedeng malaturistang experience na pwede namin gawin dito. Last is yung pagbubuhat kay Liam. May nagsabi na bakit hindi si Justin ang nagbubuhat, hindi nakikita na siya yung nagdadala kay Liam, bakit si Ana palagi? Eh ang laki-laking tao ni Justin, bakit hindi na lang daw siya? Maglalagay lang ako ng lotion sa aking kamay kasi sobrang dry na ng aking hands. So ayan, dito sa travel namin na to, meron kaming kanya-kanyang responsibility, meron kaming kanya-kanyang role na ginagampanan.
Si Daddy Justin nyo, siya ang ultimate navigator. Kumbaga siya yung aming tourist guide kasi siya ang maalam sa subway, siya yung maalam sa inyong magandang puntahan, magandang kainan. Ako naman yung tiga-budget. I make sure na itong budget namin for the entire trip ay mahati-hati ko para makasurvive tayo hanggang dun sa last day. At si Ate Ana nyo, ang responsibility naman niya is to care for Liam. And also to take pictures and videos. Pero hindi ibig sabihin nun na si Ana lang talaga ang nagbubuhat kay Liam. Ganito kasi yung sitwasyon natin. Ako, noong mga nakaraang araw, nagtry ako mag-vlog na nakasuot sa carrier si Liam sa akin. Super shaky ng, alam nyo, ng footage. Kasi pag may bit-bit ka mabigat, yung center of gravity mo, syempre, di ba? Lahat ng force if gustong gumanyan gawa ng mabigat si Liam. So kapag naglalakad ako, nagsishake ng ganyan yung camera. Kapag ganun yung footages, halos hindi namin magamit kasi ang sakit sa mata kapag pinanood. At si Liam, kapag siya ay nagkakaroon ng moments niya na sobrang clingy siya, talagang sa akin niya gustong pumunta. Kung ako naman ay hindi available, makakalusot na si Ate Ana niyo. Very, very rare na gusto niyang magpakarga ng matagal kay Justin. So kapag may mga times na buhat ni Justin si Liam sa carrier at mag-vlog siya, ang gusto talaga ni Liam pag buhat siya ng tatay niya is yung kanyang 100% attention ay nasa kay Liam. Kapag nakikita ni Liam na may kamerang hawak si Daddy Justin nyo, madalas yun talaga yung paano nagkakakawag, tapos minsan mag-iiyak pa siya, mag-iingay siya. So, hindi rin namin magagamit yung footage. Maliban sa sobrang shaky na siya dahil may bata na suot-suot sa harap, is maingay pa dun sa background. Kaya kapag nag-vlog kami, si Liam, pinapasa muna namin kay Ate Ana. And then, we tell the story and then we take you with us dun sa mga activities na ginagawa namin. Pero syempre, hindi palaging si Ate Ana. Salit-salit po kami. Yun lang talaga kapag nag-vlog, talagang nasa kanya si Liam. Kasi mas madaling magkwento, mas madaling mag-navigate, mas madaling mag-turn. Kasi nga, is very freely nakakagalaw yung kamay mo at saka nakakatayo ka ng maayos. I know some of you will be asking bakit hindi kami nagdala ng stroller. Ang dami namin stroller sa bahay. Si Liam talaga ay sanay sa karga. Si Liam, mas nakakatulog siya kapag nasa carrier siya. At saka mas mabilis sa amin at saka mas madaling kumilo sa amin kapag buhat na lang si Liam kaysa mag-stroller kami kasi maghahanap pa kami ng elevator, maghahanap pa kami ng special platform para, alam nyo na, para dalin yung stroller kasi hindi naman kagaya sa Pilipinas dito na yung stroller. Pwede mo idaan sa, ano tawag dito? Sa escalator. Papagalita tayo pag ganun ginawa natin. So yun lang, sobrang haba na nitong get ready with me video na to. And if you have a toddler at kayo po ay nakapag-abroad na, nakapag-travel na outside of the country, na kayo lang dalawa plus your little supling, well, I am so happy for you na nakasurvive ka. And if you have traveled with a toddler at the same time, nag-vlog ka and nag-upload ka almost every day at nakaya mo yun, whew, walang ka-effort, well, isa kang superhuman. Pero kami talagang we really need an extra hand para magawa namin lahat ito, para makapag-travel kami, makapag-enjoy kami, at makapag-vlog din kami para we can take you with us dito sa experience namin sa Japan. In closing, itong video na ito ay to answer all your Ate Ana questions and concerns. Kung meron pa kayong tanong at may gusto pa kayong sabihin, let us practice kindness in the comment section. All we ask from you is to appreciate the effort and also to leave wonderful words. Please be kind. Kung may nakikita kayo na ginagawa namin na hindi approved sa inyong household or hindi nyo kinalakihan or kumbaga kakaiba sa inyo, let's just be respectful of each other. Hindi naman natin kailangan siraan ang isa't isa. At saka hindi namin sinasabi na lahat ng aming viewers at subscribers ay against sa kung ano yung setup namin ngayon. This is just to clear things out para hindi lang tayo ignorante sa mga bagay-bagay at saka para mas maging smarte tayo sa pag-leave ng comments sa comment section. We love you guys. Thank you so much lalo dun sa mga viewers who support us, yung mga talagang nagtatanggol sa amin sa comment section. Maraming salamat po. So yun lang for this video and sana makita namin kayo ulit sa susunod namin travel vlog. Abangan nyo po yan. Could be Monday at 7:30 kasi nasa Pilipinas na kami noon. Uuwi na kami ng Saturday night. So yun lang po. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye! Mwah!